Sa videong ito, maglalagay tayo ng relay para mapagana yung passing light sa ating domino switch ng ating Honda Click version 2. Sa previous video natin, naglagay tayo ng plug and play na domino left handle switch para sa Honda Click natin. Pero yung plug and play lang sa kanya or yung gumagana is yung hazard light which is ito. Ayan, hazard light niya. Left and right signal light gumagana. Pero ang hindi gumagana sa kanya is yung passing light. So kung makikita nyo, pipindutin ko yung passing light, hindi nagbiblink itong headlight natin. So dapat nagbiblink yan na parang ganito. Ayan. So yung shortcut niyan is ito. So ngayon, dahil hindi natin siya mapagana, gagawan natin ng paraan or lalagyan natin ng relay para mapagana yung passing light natin. Sa mga version 3, base na rin sa inyo sa mga comments, gumagana daw yung passing light. Pero dito sa version 2, kakailanganin pa natin ng relay. So itong relay na gagamitin natin is transparent relay or horn relay. Buo na siya, kumbaga may wire na siya tapos may socket. Kaya full set na to. So kung gusto nyo ng ganito at gusto nyo gayahin yung gagawin natin, ilalagay ko yung link nitong transparent relay natin para kung sakaling maglalagay kayo, masusundan nyo ako. Pero para magka-idea kayo dito sa relay natin, kung titignan nyo siya, meron po siyang 5 pin dito at may number po yan. So merong 30, 86, 85, 87A at 87. So yung gagamitin lang po natin dyan is yung 4. Ibig sabihin, 4 lang yung i-coconnect natin na wire dyan. Itong isa is hindi natin gagamitin yan. So dito, dahil nakasaksak siya dito, isasaksak natin yan. So ito yung kagandahan ng nabili ko. Then dito lang tayo, ayan, puputulin natin or magkoconnect tayo ng wire papunta dito sa ating wire dito. So itatap natin yung wire natin dito sa ating domino switch. So bago natin ilagay itong relay, tanggalin lang muna natin itong buong domino switch natin. Yung kagandahan dito sa domino switch natin na para sa click is kaparehas niya yung wirings dito sa stack natin. So kung ano yung definition ng wire dito sa stack, ganun din yung definition ng wire dito sa domino switch natin. Ngayon magkukonekta tayo ng mga ilang wirings papunta dito sa ito, from relay papunta dito. So para hindi kayo malito sa pag-wirings na gagawin natin, itong transparent relay natin is kinonekta ko na or nilagyan ko na ng palatandaan kung anong wire or anong number yung naka-accord sa kanya or nakadugtong sa kanya. Dito kasi sa relay natin, kagaya na sinabi ko kanina, may number yan, 86, 30, 85, 87A. Itong 4 lang gagamitin natin. Itong taas, hindi natin gagamitin. So dito, dahil kadugtong niya to, madedetermine natin kung anong wire or ano yung kadugtong niya dito sa relay. So yung 86 natin, itong wire na to. Ito yan, yung 30, ito, itong 85. So babanggitin ko sa inyo kung anong pin or anong number ng relay yung idudugtong dito sa domino switch natin. So dahil kailangan natin magdugtong sa 4 na pin ng relay natin, 4 din yung gagalawin natin dito or kakat. So dito 4 lang din yung gagalawin natin. So una natin gagalawin is itong kulay green natin or which is yung common wire natin. So i-splice natin siya anywhere banda dito. Huwag dito sa dulo, dito tayo banda mag-splice or maghahati. Yung gagawin natin, hindi natin puputulin yung mismong wire. Lalagyan lang natin siya ng lamat para yung wire masilip natin at dun tayo magdudugtong. So take note lang na hindi natin siya puputulin dahil magtatap lang tayo. So yan, gamit kayo ng gunting, tapos dapat yung kamay nyo marahan nyo lang gupitin, dapat yung balat lang. Pero kung may pang splice talaga kayo na gamit, mas okay. Kaso dahil nga hindi naman tayo lahat merong ganon, so ganito DIY. So yung green na which is yung common wire natin, idudugtong natin siya sa number 30 ng pin natin. Yung katumbas niya dito is yung kulay pula. So number 30. Ayan yung kulay pula. So dudugtong natin 'yan dito. Then dito sa dulo is ayan, babalatan natin siya. Siguro mga 1 inch to para itatap natin dito sa kulay green. So yung position kasi pag yung relay natin nakaganyan siya, hindi siya ganyan. So pag in-electrical tape natin siya, pag ganyan siya, paikutan natin yan. So ayan, mula sa pinag-anuan natin, pinag-putulan natin ng green,
or nilagyan natin ng space. Ayan, ipapaikot lang natin itong ating number 30 na wire sa relay. So ayan, paikutan lang natin para matap niya or dumaloy yung kuryente dyan. So ayan, ganito yung position niya, guys. So paikutan lang natin siya ng electrical tape. So take note lang, yung gamit nating electrical tape is yung manipis lang, wag yung makapal na pangbahay. So ito, dahil manipis, mas madikit siya, tapos mas maganda siya sa mga wirings. Pagkatapos dito sa common wire natin, kunin natin tong kulay itim. Itong itim yung main supply natin or para trigger para sa relay. So idudugtong natin siya sa number 85 natin. So dito sa number 85 dito sa socket, yung katumbas niyan is kulay blue. So ayan, gupitin natin to, kapares lang ng ginawa natin dito. Black papunta sa number 85 ng relay. Pagkatapos naman noon, yung blue natin dito sa domino switch, which is yung sa high beam natin, tatap natin siya dito sa number 86 natin sa relay. So yung 86 natin dito is itong kulay green. So ayan, pagdugtungin lang natin itong dalawa. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. So yan, na-connect na natin yung tatlo. So isa na lang, yung 87A, which is, ito yan, yung nasa gitna, yung yellow. So ito, medyo kakaiba yung gagawin natin kasi puputulin natin to. Itong white kasi yung natin para sa low beam. So puputulin natin siya dito, medyo mahaba-haba. Kasi idudugtong natin siya rekta dito sa ating relay. So pagkaputol natin, ito yung gagamitin natin. So yun, nandito papunta sa switch. Ayan, i-electrical tape na lang natin yan. Hindi na natin yung gagamitin. Irerekta natin to papunta dito sa 87A natin. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. So ito yung 87, yung pinakataas dito sa relay natin. Hindi na natin gagamitin to, so pwede na nating putulin or tanggalin. So ito, itong relay natin, isasaksak na natin dito. So match yan, hindi naman kayo maliligaw. Then bago natin linisin or palibutan ng electrical tape dito, buo yan, i-test muna natin kung gumagana yung passing light. So ayan, nadugtong na natin. The moment of truth, test na natin siya, guys. So yung hazard, gumagana, nakapindot. Then, eto, kiklik natin itong passing. So try natin siya, guys, kung gagana. Alright! Gumagana. So sa pagpindot ng passing, ayan o. Click niya. Hindi siya yung magbiblink ng tuloy-tuloy kapag pinindot niya na matagal. Kailangan talaga. Ginaganyan yan. So, kailangan din naka-low beam kayo. Siyempre, nakababa to para mapindot niyo yung passing. Kapag naka-high beam kasi kayo, ayan, naka-high beam yan. High beam. Tapos gusto yung mag-passing, bababa din yan. Kaya matik maglo-low beam. So, click natin. Ayun o, gumagana na siya. So yun, kung nasundan nyo yung wiring, gagana din siya sa inyo. Then, para mas malinis yung tignan at hindi ka agad-agad mabasa, lagyan natin ng electrical tape yung mga kailangan nating lagyan para malinis siya tignan at saka nakasealed na rin. Then, pag nasealed na natin ang electrical tape, balik lang natin siya sa dating pwesto niya, tapos lagyan natin ng magandang pwesto yung relay natin. At ito na nga yung itsura niya kapag nasa malayo tayo. Ayan, kung makikita nyo, pinipindot ko yung passing natin dyan at nagbiblink talaga yung high beam natin. And kitang kita dito na nagpa-passing light tayo at nabibigyan natin ng senyales
yung mga kaharap natin na driver. So about naman dito sa pindutan ng passing natin, medyo malutong pa siya, so pumuputok-putok pa siya. Tapos yung concept nito, pag pinindot natin pababa, nag-high beam siya. Pag binitawan natin, naglo-low beam. So pag pinaulit-ulit lang natin pindutin yan, parang nagbiblink yung harapan natin. So ganun yung concept nito. Sana lang is hindi agad siya masira. So dito naman sa ating digital panel, kapag nagpapassing tayo, may ilaw din yung high beam indicator natin. So nagsisink siya dito sa passing light natin sa harap. So ngayon napagana na natin lahat dito sa switch na to, yung hazard at saka yung passing natin. Ngayon after 1 month guys is gagawa natin siya ng review para tingnan natin kung tatagal nga siya or kung matibay siya at reliable siya para sa ating mga Honda Click. So sana may natutunan kayo sa video na ito about sa paglalagay ng relay para gumana yung ating passing light dito sa Honda Click version 2. The more you click, the more you know, usapang passing light ng ating mga motor. Bye-bye!